Magandang araw mga boss sa mga subscriber natin dyan at sa mga napadaan lang sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyo mga boss. So ngayong araw ay may ginagawa akong speaker. So yung speaker ay Kevler GT15 bus driver. So sunog yung bus coil niya. So papalitan natin. So bago tayo magsimula, please pakipindot naman ang subscribe button dyan at pakilike and share na rin sa ating YouTube video. Salamat mga boss, simula na tayo, wala nang intro. So bali pala mga boss, yung bus coil pala nitong GT15 bus driver mga boss ay nasa 65mm. So yung bus coil niya mga boss, so common, so madali lang hanapin kasi 65mm yung bus coil niya. So madali lang hanapin siya mga boss. So una mga boss, itong Kevler mga boss ay may screen siya, built-in yung screen niya. So sa pagtanggal nito mga boss ay ginamitan ko ng heat gun. So yan, para lumambot yung pandikit niya. Kung wala naman kayong heat gun mga boss, so lagyan nyo lang ng lacquer thinner dito. So lagyan nyo lang yung lacquer thinner yung gilid kung wala naman kayong heat gun. So ako, may heat gun ako. So ginamitan ko ng heat gun. Tapos flat screw. So yan, unti-unti ko yung inaangat. So bali mga boss, ay demo lang tong gagawin ko mga boss kasi walang tagahawak ng cellphone at walang magbibideo. So sariling sikap lang to mga boss. So yan, unti-unti natin iangat yan mga boss hanggang sa matanggal. So hindi naman maiwasan mga boss na may mga yupi siya mga boss sa pagtanggal natin. So yan, may mga yupi. So i-align lang natin to mga boss gamit ang pliers para bumalik sa kanyang bilog. So yan, so i-align lang natin gamit ang pliers. Pagkatapos naman mga boss, so sa pagtanggal naman ng dust cap mga boss, so demo lang to mga boss, ulitin ko, demo lang to. So hindi ko to actual na gagawin, so i-demo ko lang to. Bali ito lahat ay natanggal ko na. Sa pagtanggal naman ng dust cap mga boss, so teka lang. So ito yung bus coil na nasunog, tingnan nyo. Grabe yung gumagamit ng speaker nito. So malaki yung magnetic wire niya, nasunog pa rin. So kailangan talaga may ano tayo sa pag mag-sound trip, kailangan tayong may disiplina. So malaki naman yung magnetic wire niya, nasunog pa. So kailangan may disiplina at nasa tamang volume para hindi tayo masunugan ng speaker. So yan mga boss, sa pagtanggal naman ng dust cap mga boss, so yung ginamit ko ay heat gun pa rin. So heat gun, so unti-unti kong ininit yung dust cap, tapos ginamitan ko ng maliit na cutter. So yan, maliit na cutter, heat gun, tapos maliit na cutter. So una mga boss, so kailangan yung iwasang mapunit yung peppercorn dito sa pagtanggal nyo ng dust cap. Kailangan iwasan nyo. So kailangan ano lang, kunting tiyaga para malinis yung ating paggagawa. Kasi pag mapunit dito yung ilalim niya, ay may tendensing sa katagalang ng tugtog, magtataka kayo yung speaker nyo. Yung speaker nyo hindi naman disalign yung bus coil, hindi naman sunog, pero basag yung garagal yung tunog niya kasi napunit na yung dito niya yung peppercorn niya, kasi sa pagtanggal nyo ng dust cap ay napunit siya. So hindi na siya matibay. So una mga boss, tandaan nyo, sa pagtanggal ng dust cap mga boss, iwasan nyo mapunit ito. So ito sa akin mga boss, hindi yan napunit. So ito mga boss ay galing ito sa dust cap. So yan, okay lang to, masugatan yung dust cap mga boss, basta ito wag lang, kasi para matibay pa rin yung ating peppercorn. Tapos sa pagtanggal naman dito mga boss, yung bus coil nya, so ito pala mga boss yung bus coil nya. Sa pagtanggal naman mga boss, dapat sa pagtanggal nyo dito kayo sa gilid ng bus coil magkakat. So dyan kayo sa gilid ng bus coil, wag kayo dito sa gilid ng peppercorn or sa gitna. Wag kayo dito sa wag kayo dito sa gilid dito, nasan dito. Wag kayo sa gilid ng peppercorn or sa gitna. Dapat sa gilid kayo ng bus coil magkakat mga boss, magtutusok.
sa gilid. Okay lang masira yung wiscoil na sunog kasi papalitan naman natin. Kasi pag dito kayo magtutusok mga boss, dito kayo magka-cut, may tendency matamaan yung ilalim mga boss. So yan, may tendency matamaan yung ilalim, matanggal pa yung, mapunit pa yung pandikit sa damper at saka pipircon, yung spider. So dapat iwasan yung, dapat sa gilid kayo ng buscoil magsisimula mga boss, dito sa gilid. Sa gilid talaga para maiwasan yung mapunit yung pandikit dito kasi may tendency matamaan pag sa gilid kayo. So yan mga boss. Tapos yung pagkatanggal naman natin mga boss, tanggal na siya mga boss. So sa paglagay naman natin ng bagong boost coil mga boss, hindi yan papasok mga boss kasi maliit yan, maliit yung butas niya. So ako mga boss, yung ginamit ko mga boss, shoutout pala sa nagturo sa akin na kung paano magpalit ng boost coil, yung kaibigan kong professional electrician. So professional siya, tinuruan niya ako. So yung ano pala mga boss, sa pagpalaki pala nitong butas, ginamitan ko ng ano ito. Ginamitan ko ng liha at yung cordless na drill, tapos unti-unti ko yang ginaganyan hanggang sa lumaki siya mga boss. So hanggang sa lumaki siya, tapos iwasan yung medyo malaki mga boss. So yung tama lang, yung medyo masikip lang siya na kasya na siyang may pasok. So yan, kasi pag malaki yung dito niya, pag masubraan nyo ng laki yung pagka ano niya dito, sa paglagay nyo ng glow mga boss, may tendency yung glow ay tatago sa ilalim kasi malaki siya mga boss. Dapat medyo ano siya, medyo, so dapat lang medyo masikip siya para sa paglagay nyo ng glow ay hindi siya tatago sa ilalim mga boss. So yan dapat medyo masikip siya mga boss. Hindi siya malaki yung butas niya mga boss, dapat masikip siya. So yan mga boss, tama na yan mga boss. So pasok na yan siya. So yan mga boss, iwasan yung lakihan nyo dito. So ano yan sa Tagalog? Basta ayaw ninyo padak idirig bangag. So yung sakto lang masuod ni siya, yung hugot, medyo hugot siya. So yan mga boss, sana nakatulong ito sa inyo mga boss. So may isa pala akong natapos na ito mga boss. So yan, so natapos ko na ito mga boss, Kevler din to. So yan, so nalagyan ko na ito ng boost coil mga boss. So yan, natapos ko na ito. So yan, okay na yan mga boss, tutunog na yan. Na sound check ko na to, so tumunog na siya mga boss. So yan mga boss, salamat sa pag-subscribe, sana nakatulong ito sa inyo. So yung planong mag DIY na planong mag palit ng boost coil, na gusto niya na siya lang magpalit ng boost coil, so nakatulong, sana nakatulong ito sa inyo. Salamat mga boss, salamat.